Mars Kylie and Mars Andre, sana ay ready na kayo sa ating nakakalokang tanungan dahil wala na itong atrasan. Let's start with Mars Andre. Yay! Ikaw na una. Ay, wait, may gagawin pa Mars. Ay, naku, hindi, dito ka lang. Bawal mataranta at magpakatotoo ka dahil laglaga na. Muntik ka na raw magkalat at masuka sa iyong first ever mall show sa Bacolod dahil sa sobrang kaba? Hindi. Given the chance, meron ka bang gustong i-remake sa mga ginawang pelikula ng daddy mo? Opo. Dream come true nga ba for you ang makatrabaho si Joy Spring? Opo. Naisip mo na ba ang magpaganda ng katawan at magpa-abs para mabigyan na mas mature na roles? Hindi po. Pet peeve mo raw ang mga bastos na fans? Opo. Pagdating sa pagporma sa girls, advantage or disadvantage ba ang pagiging matangkad? Hindi po. Namimiss mo na ba maka-love team si Barbie Forteza? Opo. Kinilig ka raw ba nung minsan kang naling kay Rian Ramos dahil marami ang nakapansin sa closeness nyo sa isang event? Opo. Nanood ka raw ng figure skating competition ni Ashley. Was that a friendly gesture or something else? Opo. Ano? At the moment, masasabi mo bang may kulang pa sa buhay mo? Yes. Opo. Ito na pala. Balikan natin yung mga sagot mo. Hello ko na. Mars Kailin, bawal mataranta at magpakatotoka ka dahil laglaga na. Ay, Diyos ko po, inay ko po. Totoo ba na ang unang tinatanong mo pagdating sa mga location ay kung nasaan ang CR? Totoo po. Kung may katawan ka na pwedeng lukuban kahit isang araw lang, kanino mo gustong sumanib? Kay Beyonce. Nasa bucket list mo raw nga ba na masampal ni Sherry Hill? Yes po. Speaking of sampalan, totoo bang pareho kayong nagkapasa ni Bianca sa isang intense sampalan on camp? Alin po doon? Marami yun eh. Totoo po. Ano ang tumatakbo sa isip mo nung nag-perform ka sa escalator ng Pampanga? Opo, hindi. Opo. Kinakabahan ako. Nagamit mo na ba ang pagiging kontrabida sa isang real-life situation? Hindi pa po. Kung bibigyan ka ng makaka-love team, sino ang gusto mong makapareha? Kaya ko po mag-independent. I mean, independent ako. Ayoko na love team. Sa mga i-release mong kanta, ano ang kinakanta mo ng personal na hugot? Oh my gosh. Paglisan. Ano ang reaction mo sa bago mong alias na La Nueva Kontrabida? Thank you. I feel so honored. Kung maririnig natin ang puso mo ngayon, ano kaya ang one word na paulit-ulit niyang sinisigaw? One word? Well, wala akong one. Happiness. Nako, eto na nga. Ano yung tungkol kay Rian Ramos? Okay, yung sa amin po kasi ni Rian Ramos, we're friends, of course. I guess the reason why nabibigyan po siya ng issue or I guess mga stories is because kami yung nagsama sa Hepe Parade ni Kuya Willie, tapos sa photo booth. And the reason why nag-photo booth kami was before she left. She had taping kasi the next day. So maaga kami nag-photo booth. That was when yung mga Jimmy. Ibang artist. Yeah, Jimmy, itong ka rin, di ba? We asked around 5 or 10 more artists to join us. Pero they were busy playing or they didn't want. So Rian was like, tayong dalawa na lang. I was like, oh, I said to her, sige, tayong dalawa na lang. Tapos, at least we got to experience yung photo booth. That's why. Then she left na. That's why kaming dalawa lang yun. Pero hindi kayo in touch? Hindi kayo nagtatext? Oh, no. Ay, hindi. Doon lang talaga. We just, we're just IG friends, kumbaga. Pero when we work together, it's nothing awkward kasi, of course, same passion kaya masaya lang po siyang kasama. Okay, that's nice. That's nice. Kilig-kilig lang pala yun. Oh. Kinilig lang. Yes. So nga kay Kailin, gano'ng maka-intense yung sampalan na eksena ninyo at nagkatotohanan? Nagkapasaan. Nagkasakitan, nagkapasa. Well, kasi po sa aming dalawa ni Bi, may usapan talaga kami. Even our director like and the creative team na parang yun yung gusto sa amin nung tao, like parang totohanan po lahat. That's why parang nagustuhan talaga kami nung audience. So, every time na may ganung scene, controlled but totoo. Okay. Yes, tama naman yung control. And yung pasa po, galing po yun sa mga parang nahihit namin na like things. Hindi from each other. Hindi from each other. It's sayang, no? Sayang. Mas
issueable sana. Issueable! Oh, well. Okay. Oy, Andre, ba't ayaw mo magpa-abs? I mean, parang I'm happy with the way I look lang. I guess siguro when I want to have abs, siguro it's because actually, I don't really have the reason why I need to. Kasi right. Pag may mga show, I mean, I've been here for 4 years. I know that's still early or young. Young time to be here. Mm. In all my scenes naman, they never requested me to remove my shirt that's or true. Magpakita ng abs. At least, right. What if? No, di, wala rin. Okay, ayaw rin. Hindi sa tamal. I love to work out. Don't get me wrong. Pero to make it like perfect for people to like or to look up to, parang wag naman muna. I mean, there are other things naman na pwede i-look up ng mga tao. That's pero. True. Kasi matangkad ka naman talaga. Yes. So look up talaga. Hindi naman kailangan lahat ng tao may abs porque yun ang uso ngayon. Correct. Okay, ano yung escalator performance? Sample? What was it about? Well, sa isang mall show po siya sa Pampanga. And then, nandun na po kami sa parang standby area, which is yung fire exit. Tapos, sabi nung mga, nagkaroon ng problem, sabi ng mga guards, eh ma'am, yung mga tao po pumunta na sa stage, ganyan-ganyan. Oh my gosh. So parang, hindi ka pa nag-start hindi mag-perform. Hindi pa po nag-start. Pumunta sa stage, ano, tuloy pa po ba natin to? Hindi po natin iti-take yung risk na parang pumunta ka dun, tapos magkabuluan ka ganyan. Baka madumog. Opo, stampede kumbaga. Tapos, sabi nila, ano po ba ma'am, huwag na po ba natin ito? Sabi ko, sayang naman po yung effort na pinunta nila doon. So parang sabi nila, ah sige, kahit one song lang po. Sabi ko, eh saan po mag-perform? Sabi nila, okay lang po ba sa escalator? Ganyan. Sabi ko, sige po, sure, ganyan. Habang umaandar ba ang escalator? Hindi naman po. Ang taray kasi nung no, umaandar eh. Sakit ako. Correct. Jamiroquai lang eh. Ang galing eh. So yun po, kahit doon, kahit one song na yung kinanta ko doon, at least, nabayaran ko din yung mga tao sa pagpunta nila doon. And may mga nahimatay na daw po kasi. Oh, nung pagpunta wow. po na po kami doon, sabi niya sa amin, may mga nahihimatay na daw po, ganyan-ganyan. My so, God! Parang, sabi ko, hindi totoo, walang nahihimatay, just for me. So, ganun. Tapos totoo po pala. Yung mga po pala sa stage, sila yung mga nahimatay na. Kaya sinampan na sila doon, parang ganun, para makahinga siguro. Yes, and then, ayun. Wow. Ay, buti na safety ka naman nila doon sa escalator. Puro guard sa taas baba. Opo. Ano siya? Actually, habang yung mga nasa tabi ko, may nasa likod po ako, may tao sa likod, ganyan. Nasa maanday pa yung escalator? Hindi. Ah, okay. Siyempre, pag yung sa taas, tsaka sa baba, eh kung dumugin siya lalo, wala siyang ibang pupuntahan. Tatalon ako. Well, mabait naman po yung mga sunflowers ko dun. Oh, ang cute naman, sunflowers. Nice, diba, na lumabas ka pa rin for them. Thank you so much sa inyo. Thank you so much, guys.